Hi guys! Hi guys! This is Video Study. Pasensyahan nyo na. Nagawa ako ng video pero nagtatrabaho ako. So, let's open this topic sa tulad kong mga mommies na nagkakaproblema sa mga anak nila sa school. Like, katulad ko din ba kayo na madalas tinetext ng teacher dahil yung anak ayaw magsulat? Madalas na kino-complain ng teacher yung anak dahil sa mas gusto niyang siya yung masunod sa school. Kumbaga, spoiled brat yung nangyayari, no? So, what should we do? Kasi hindi nababago yung attitude na yun. Which is, sa school, di ba lagi nilang sinasabi na it start from home, di ba? Yung attitude ng bata. What should we do? Pinututor ko yung anak ko. Kumbaga, inaalam ko kung ano ba yung cause, bakit siya parang gusto niya siya ang boss, gusto niya siya ang masunod. Pag pinagsulat siya ni teacher, kung ito lang ang gusto niyang isulat, yun lang yun, wala nang iba dapat. So, napansin ko na Gabrielle is, since 2 years old, nagsiselfone na siya. He was a only child. So, pagkadating niya from school, cellphone na siya. Pagkagising niya, cellphone na siya. Yung pala yung mga babantayan natin. Since nag-aaral yung anak natin, dapat hindi sila ina-allow to use cellphone, no? Dapat may mga iba silang activity to do. Huwag yung puro cellphone, kasi sa cellphone, ang dami nilang napapanood na mga violence na hindi natin na-watch na mga parents. No? Yun pala yung sinasabi ng teacher na the attitude starts from home, diba? Kasi sometimes, yung anak natin call us and they said, "Mommy, I want to eat," diba? Ganon. So, tayo naman, bibigyan natin ng pagkain, minsan susubuan pa natin, diba? Minsan tayo pa mismo magpapakain. So, yung being independent ng bata is nawawala, okay? But nawawala yung pagiging independent ng bata. So, I asked the teacher after a first quarter kung may nagbago ba sa attitude ng anak ko, kung mapasensya na ba siya sa school. Kasi ang nagiging problema sa tingin ko kay Gabrielle is out of focus and wala siyang pasensya. So, pag wala tayong pasensya sa buhay, everything's ruins, diba? Kasi, siyempre, pag wala kang pasensya, like what I did right now, pag wala akong pasensya dito, mabibisit ako, hindi ko ito tatapusin. So, parang, ang nangyayari sa kanya, sa school, wala siyang pasensya, so ayaw niya magsulat. Pag nakita niya na sobrang dami yung susulatin, ayaw niya nang simulan. Mas gusto niya na siya na yung nasusunod. So, siya na yung teacher, guys. Anyways, kailangan siyang gawa ng paraan kasi hindi pwede na ganun lang yung nangyayari or ganun ang mangyayari. So, the teacher always chat me to help. Please help us, mommy, to ano, para din naman yun, guys, sa anak ko. Hindi naman yun para sa kanila. So, okay. I decided na stop yung cellphone niya. Actually, not totally stop kasi, guys, siyempre, Gabrielle, since 2 years old, naka-cellphone na siya. So, parang kadikit na siya ng buhay niya yung cellphone. So, what should I do? Parang naiiyak pa kami mag-asawa na nakikita namin siya na nag-struggle na hindi namin siya pinapagamit ng cellphone. So, talagang, kumbaga, pinipigilan namin yung awa namin sa kanya na hindi namin siya pinagsi-cellphone. I give time. Tulad ngayong umaga, dati pag bumaba yan sa akin, magpapaalam yan, "Mami, can I use my cellphone?" Agad-agad. Then, agad-agad pinapayagan ko. Ngayon, hindi na siya, guys, naghihingi ng cellphone. Ang hinihingi niya, coupon band, kasi magdo-drawing daw siya. Bakit? I start to make a rules dito sa bahay. So, pagka, halimbawa kung may pasok siya, pagkadating niya, is bawal siyang mag-cellphone. Dapat matulog siya at pagising niya, doon lang siya magsi-cellphone kahit 1 hour lang, then tutor siya, guys. Pagka-tutor niya, since 4 to 7 or 5 to 7 yung tutor niya, so makakatira siya ng 7 to 8, 8 to 9. 9, guys, is
ano niya na yan, natulog niya na yan kasi kinabukasan may pasok. So, hindi ganun tumatagal yung pagsiselfone niya. It takes 2 hours daily lang ang nangyayari. So, ganito naman na walang pasok, magdodrawing siya, magtitry siya, magagawa siya ng kahit na anong activity niya. Then, pag 10 to 11, 11 to 12, 2 hours, magsiselfone siya or magta-tablet siya. But we prepare tablet kaysa sa cellphone. Kasi sa cellphone, guys, ang daming games, ang daming laro. Alam mo yung bakbakan, saksakan, barilan, hindi pala yung good and hindi yung nakakapag-develop ng good sa anak natin. So, nakakasira pa ng eyesight, diba? So, ngayon, alam niya na ang oras niya, alas 10, magpapaalam na yan sa akin na kung pwede siyang gumamit ng tablet. 10 to 12. Pag 12, guys, rest yan hanggang 1. Kailangan niya ng sleeping position na siya. Kailangan niya matulog niyan. 12 to 4, dapat ganun tulog siya. Minsan, inaabot siya ng alas 5, guys. So, nagkakaroon pa siya ngayon ng time to sleep. Para na dati, buong maghapon yan hanggang sa kaya niya mag-umaga na hindi natutulog. So, ngayon, bisitahin natin yung anak ko. Pag ganito dati, mag-isa siya sa taas ng kwarto, doon siya nag si cellphone. Since ngayon, na hindi nga siya nag-cellphone, dahil bawal siya sa cellphone, bisitahin natin siya kung ano ba yung ginagawa niya ngayon sa taas. Hi, Gabrielle! What are you doing? You're so busy. Wow, you're so busy. What do you do? What do you do? Please explain to mommy. What do you do? The channel is different, but the channel is two. You shoot the bad one, Elisa. Don't shoot the two, Elisa. Okay. What do you draw? We need Star Wars. Oh, you draw the Star Wars. We need to Elsa. Wow. We need to Elsa and transport. Wow. Yan favorite niya, guys, ang Star Wars. See, yung clothes niya is Star Wars. Favorite niya yan. You're so good, right? You're so good, anak. I love you so much. Inside the machine. Inside the machine. And, and so many times he destroyed the Elsa. Bad Earthship. Yeah. Wow, you're so good, huh? I love you. And he stole the machine. Okay. And bad one, he stole the machine. Okay po. I love you. I'll go downstairs na. I'll work na, okay? And he'll grow up. And dami ng kwento, guys, diba? So, kailangan niya din ng kausap. Yan, ang mga anak natin is kailangan nila ng kausap to build. Communication the skills. And he's grow up. Okay and po. And he grow up. Oh. Okay, bye-bye. Mommy's working downstairs now, okay? You call me if you're hungry. Yeah. You go down if you're hungry. You prepare your own food. No, you want? I'm not hungry. Okay, you're not hungry. Bye-bye. So, nakita nyo, guys. Bawal siya, ha? Cellphone. So, nagkagawa siya ng sarili ng mapagkakaabalahan kaysa sa nagsiselfone siya ng maghapon. So, ngayon, nagkakaroon siya ng time to sleep. Talaga natutulog siya every hapon natutulog siya. At natutuwa ako sa pinapakita niyang development kasi nag-tutor kami 2 times nung Wednesday and Thursday time, guys. And the focus is there. Tsaka, yung 2 hours is talagang na-consume ng maayos. Kumbaga, yung binayad namin ay hindi na sayang dahil talagang sinabi ng teacher na naka-focus po siya ngayon. Sabi niya, ano po ang ginawa niyo, mami? Bakit po naka-focus ngayon si Gab-Gab at hindi po siya nagtatalon? Kumbaga, nagkakaroon na paunti-unti ng pasensya. Sabi ko is binawal namin sa cellphone. Kumbaga, nilimit namin. Inunti-unti namin na alisin yung cellphone kasi hindi naman yun agad-agad ma-aalis kasi kasama niya na ngayon sa buhay niya since 2 years old nagsiselfone na siya. May sarili siyang cellphone, may sarili siyang tablet. Since nag-iisa nga siyang anak, masyado siyang na-spoiled sa amin. So, yun pala yun. Dapat pala, guys, i-observe mo mismo, ikaw mismo, mami, observe mo mismo yung anak mo kung paano mo siya matutulungan. Hindi yung
iisipin mo na, hindi, hindi, dapat yung teacher ang gumawa ng paraan. Or dapat sila mismo yung magturo sa anak kung ano ba dapat ang matututunan niya or dapat mabuild niyang attitude. No, kailangan magtulungan ng parents and then teacher para din naman yun sa anak niyo. So, bye for now guys. Bye!